Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa NBI kung paano ba tayo kumuha ng appointment sa NBI clearance. So, ituturo ko sa inyo guys step by step para magkaroon kayo ng idea kung paano ba tayo kumuha ng appointment sa NBI clearance. Para tayo na mismo ang gumawa ng appointment bago tayo pumunta sa NBI clearance. Una guys, punta tayo sa ating browser. Then i-type natin clearance.nbi.gov.ph. So ito yung official website ng NBI clearance guys. Then pupunta tayo kagad dito sa register. Ito guys. So mayroong tanong dito guys, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung nakakuha na kayo dati ng NBI clearance from 2014, so ang i-select natin dito guys yung yes. Pero kung wala naman guys, i-select natin yung no. Pero dito guys, kung piliin natin yung yes, kailangan nandyan pa rin sa inyo yung copy ng old NBI clearance natin. Kasi kailangan natin enter dito yung NBI ID number. Pero kung wala na siya guys, halimbawa din nyo na makita yung dati nyong copy ng NBI clearance, so pwede naman natin i-select itong no. So dito sa example natin guys, i-select natin yung no. Then dito kailangan natin fill-upan yung gender, civil status, date of birth, first name, middle name, surname, mobile number, email address, then enter password, re-enter password. Then i-check natin to guys yung read and accept, then I'm not a robot. Then click natin yung sign up. So dito sa email guys, make sure na active yung email na ilalagay natin dito kasi kailangan natin siya i-confirm. Hindi kasi gaya dati na hindi mo na kailangan i-confirm sa ating email. Pero ngayon guys, kailangan natin siyang i-confirm dito sa ating email address. Kaya make sure na na-open mo to yung email address para ma-confirm natin yung email ni NBI Clearance. So fill-upan natin to guys. So dito pala sa mobile number guys, make sure na active din yung mobile number na ilalagay natin. Then make sure na rin guys na hindi pa nagagamit yung ating mobile number sa pagkuha ng NBI clearance. After natin na-fill up ang lahat, i-click natin yung sign up. So makakatanggap tayo ng OTP guys dito sa ating mobile number. Kaya sabi ko sa inyo kanina na make sure na active yung mobile number na ilalagay natin. Then click natin yung submit. So sabi dito, we send an activation link to your email. Click the link to continue with your NBI account registration. So ito guys, kailangan natin i-open yung ating email para i-click natin yung activation link sa ating email. So ito guys, yung ating natanggap na email from NBI Clearance. So NBI Online Services. So click natin yan. Your NBI account is almost done. Click the link below to activate. Kailangan natin i-press itong activate account para malag-in natin dito sa NBI clearance. So press natin yun guys. Yan, so sabi dito, your account is activated. You may now log in. So pupunta tayo ulit sa ating computer. So close natin to. Then pupunta tayo dito sa taas guys, dito sa sign in. Then ilagay natin dito yung email na nilagay natin dito saka yung password natin. Ayan, then click natin yung sign in. Ayan, so nakalag-in na tayo dito guys sa ating NBI clearance. So kailangan fill-upan natin to lahat yung mga blanko. So malalaman natin guys na importante na ma-fill-upan natin yung may mga asterisk. So nakikita nyo itong asterisk na pula. So kailangan ma-fill-upan natin yan guys. Then after natin ma-fill-upan, click natin tong save information. After natin ma-fill-upan guys, click natin yung save information. Review natin to bago natin i-click yung submit. So kung tama naman lahat ng mga information na nilagay natin, click natin yung submit. Ayan, profile successfully saved. Para mapag-set tayo ng appointment ng NBI clearance natin guys, click natin itong apply for clearance. Ayan, then dito sa type of ID, so ito yung mga valid ID na pwede natin i-present sa pag-claim ng ating NBI clearance. So halimbawa mayroon tayo UMID ID. Then i-enter natin dito yung ID number kung anong nakalagay dun sa ating UMID ID. Then click natin yung I agree. Important reminders, your registration code or reference number will be provided after you select your payment option. Your reference number shall serve as your gate pass when you enter the NBI clearance processing area. To avoid inconvenience and long lines, please pay your NBI clearance fee using your reference number at the selected payment option. So close natin to guys. Then i-select natin dito guys kung saan NBI branch natin ipipick up yung NBI clearance natin.
Then select natin dito kung kailan natin i-pick up. Malalaman mo dito kung available pa yung slot. Nakakulay blue siya, guys. So halimbawa ang pipili natin Thursday, then AM. Then dito sa bandang kabila naman, guys. So i-select natin dito kung ano yung payment option na pipiliin natin kung saan natin babayaran yung NBI clearance natin. Kung halimbawa over the counter, online bank, cash payment, Easy Pay. So yung Easy Pay, guys, nandiyan naman yung available. Then 7-Eleven, Mastercard, GCash, PayMaya, ShopeePay, or DragonPay app. Halimbawa gusto niyang bayaran mismo sa NBI clearance, i-select natin dito, guys, yung cash payment. Once you click proceed to payment, here are the next step. A payment page will open to your reference number. Go to the nearest Bayad Center or LBC and pay using your reference number. So click natin yung proceed. So ito yung transaction summary, guys. Pero actually hindi ito yung babayaran natin kasi mayroon may dadagdag dyan na fee. So click natin yung proceed to payment. So ito, guys, yung total na babayaran natin dito sa NBI clearance. So pwede natin bayaran sa mga accredited payment ng NBI clearance. Kung hindi naman, guys, kung gusto nyong bayaran mismo sa mismong branch ng NBI clearance, so pwede nyo i-present to yung reference number. Pwede nyo i-screenshot or i-print out para yun po ipapakita yung mismo sa NBI clearance. So click natin yung accept. Ayun siya, guys, ganun lang yung pagkuha ng appointment dito sa NBI clearance. I hope na nakatulong yung ating video tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo, guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit notification bell para ma-update ka dun sa mga bagong videos na i-upload ko. At pwede nyo rin, guys, i-follow yung ating Facebook account, Johnny Lucas TV. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.